Isang maulang hapon po sa karamihan ng ating kababayan. Ako po si Benison Estareja. Isang ganap na typhoon na po yung ating minomonitor na si Typhoon Karina with international name na Gamey as of 2 in the afternoon. At meron po tayong update as of 5 in the afternoon. Huli pong namata ng sentro nitong si Typhoon Karina sa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Kung kanina po 110 kph, ang lakas ng hangin na ito sa ngayon ay 120 kilometers per hour po, malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 150 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos sa ngayon, pahilaga, hilagang kanluran. Base po sa ating latest satellite animation, merong direct effect yung outer rain bands nitong si Typhoon Karina dito po sa Cagayan Valley at ang natitirang bahagi ng Luzon plus some areas in Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po nila, meron din mga kaulapan na epekto naman ng habagat or southwest monsoon na siya pinalalakas nitong si Bagyong Karina. So asahan po natin moderate to heavy with at times intense rain sa malaking bahagi po ng Luzon ang ating mararanasan overnight. Base naman po sa latest track ng PAGASA, inaasahan pa rin nakikilos generally pahilaga sa susunod po na 24 oras itong si Typhoon Karina. Inaasahan po natin bukas ng hapon, nasa around 340 kilometers ito silangan ng Basco Batanes. Hihilaga pa ito pagsapit po ng Wednesday ng hapon at nasa layo ng 380 kilometers hilaga-hilagang silangan po ng Itbayat Batanes. Possibly pagsapit po ng madaling araw ng Thursday ay malapit na ito sa may areas po ng Ryukyu Islands sa may Southern Japan plus Northern Taiwan. And then inaasahan natin pagsapit po ng umaga ng Thursday ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility na nasa higit 500 kilometers north of Batanes. Base po sa ating latest track, hindi pa rin ito nakikita natatama sa ating kalupaan. Even yung ating cone of probability, mababa din po yung chance na nadidikit pa ito sa may areas po ng Northern Luzon. Subalit kung mapapansin natin itong kulay dilaw, associated po yan sa strong winds, dala nitong Typhoon Karina, is possible pa rin po na magkaroon ng mga pagbugso ng hangin sa may eastern side po ng Cagayan Valley. And in terms of intensity, simula po ngayon hanggang sa makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility, mataas ang chance na ito'y manatili as a typhoon category. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang babala bilang isa or tropical cyclone wind signal number 1 dito pa rin po sa eastern side ng Cagayan Valley, kabilang na dyan ang buong Batanes, eastern portion ng mainland Cagayan, kabilang ng mga bayan ng Santa Ana, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Lalo, and Gonzaga. Signal number 1 din po sa eastern portion ng Babuyan Islands, kabilang ng mga eastern ng Camiguin and Babuyan. At signal number 1 din po sa northeastern portion of Isabela, kabilang na po ang Divilacan, Palanan, and Makunakon. So ngayon at bukas, possible pa rin po mga gusty conditions or mga pabugsubugsong hangin sa mga nabanggit na areas, direct effect po nitong si Bagyong Karina. In terms of our rainfall, ngayon pa lamang pong hapon, simula po 5 p.m. hanggang 8 p.m., possible po ang malalakas na mga pag-ulan dito sa mga areas na ito, kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands, Northern Ilocos Norte, and Northern Cagayan dahil po sa direktang epekto nitong si Bagyong Karina. At dahil naman sa habagat, over Zambales, Bataan, Cavite, and Pampanga. Pag po meron tayong heavy rains dyan, mataas ang chance na magkaroon tayo ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. Meron din po chance na mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga mountainous areas. Kaya makipag-coordinate po sa inyong mga lokal na disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan. At hindi rin natin inaalis yung chance na magkakaroon pa tayo ng mga rainfall warnings in other areas of Western Visayas and natitirang bahagi pa ng Luzon. At hindi rin natin inaalis yung chance na magkaroon tayo ng mga orange and red rainfall warnings sa mga susunod po na issuances. In terms of pag-ulan, asahan pa rin po sa susunod na tatlong araw, may epekto pa rin itong si Bagyong Karina at ang southwest monsoon na siyang pinalalakas nito, knowing po na mahina or mabagal itong bagyong si Karina. Asahan po natin, overnight ang pinakamatataas sa chance ng ulan dito pa rin po sa may Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Heavy to intense rains po ang mararanasan or nasa hanggang 200 mm na dami ng ulan. Meron din tayong direct effect ng malalakas na ulan over northern and eastern Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, eastern Isabela, buong Ilocos Region, 50 to 100 mm, ganyan din ang Apayao, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. Maging dito sa Metro Manila, magdala po ng payong kung nalabas ng bahay o sa inyong trabaho, mataas ang chance ng ulan. Ganyan din sa buong Calabarzon,
Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Palawan kabilang ang Cuyo and Calamian Islands, gayon din sa May Aklan kabilang ang Boracay at sa May Antique asahan yung mga pag-ulan. By tomorrow, halos magkakatulad pa rin po ng mga lugar ang magkakaroon ng mga pag-ulan, pero maaaring ma-upgrade po yung Batanes hanggang heavy to intense rains po o nasa hanggang 200 mm sa dami ng ulan. Gayon din ang malaking bahagi ng Ilocos Region, Abra and Benguet bukas at patuloy pa rin ang malalakas sa pag-ulan over Zambales, Bataan and Occidental Mindoro. Habang meron tayong moderate to heavy rains pa rin bukas over Metro Manila, most areas of Central Luzon, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cordillera Region, at dito rin po sa halos buong Mimaropa, possible din po ang malalakas na ulan. Pagsapit ng Miyerkules, ito yung time kung saan lumalayo na itong si Bagyong Karina, makakaranas pa rin tayo ng habagat dito po sa May Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, and Occidental Mindoro as well as Bataan. Diyan pa rin po pinakamataas ang chance ng ulan at pinakamataas ang chance ng mga moderate to heavy rains naman over Batanes, Metro Manila, Apayao, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas hanggang sa may Oriental or Calamian Islands pa rin po. Kaya naman po, patuloy na paalala sa ating mga kababayan sa susunod na tatlong araw. Lagi po tayong mag-iingat at inuulit natin makipag-coordinate po sa ating mga local DRR offices. Lagi mag-antabay sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Mag-ingat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa at yung pagragasan ng mga ilog. At lagi makipag-coordinate din kung meron kayong mga travels. Airline man yan ay makipag-coordinate po sa inyong mga airline companies dahil kapag makulimlim at patuloy ang mga pag-ulan, may tendency din po na mayroong mga thunderstorms, mga pagkilat, pagkulog, posible ang suspension ng inyong mga flights. In terms of severe winds naman po, mostly dahil yung malalakas na mga hangin na dulot nitong habagat or southwest monsoon, sa susunod po na tatlong araw, possible pa rin yan over many areas, hindi lang dito sa Luzon, kung saan pinakamalapit si Karina, kundi maging dito rin po sa May Visayas and Mindanao. For tonight, pinakamataas ang mga pagbugso ng hangin dito po sa May Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, and Visayas. By tomorrow, asahan pa rin po sa malaking bahagi po ng Luzon, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, may mga pagbugso-bugso pa rin po. Ganyan din sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, halos buong Visayas, Zamboanga Peninsula, and even Davao Region, kahit malayo itong si Bagyong Karina, ay inainans pa rin po nito yung mga hangin or hanging habagat dito po sa katimugang bahagi ng ating bansa. And hanggang sa Wednesday, July 24, habang umaakyat itong si Bagyong Karina, ay pinapalakas pa rin ito ang hanging habagat over Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Central Luzon, Metro Manila pa rin po, asahan yung pabugso-bugsong hangin, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar, and Northern portion of Samar. Inuulit po natin, hindi dahil ito sa bagyo directly, kundi dahil po ang mga hangin na ito ay dahil sa hanging habagat. And dahil malakas yung ating hangin sa mga susunod na araw, aasahan pa rin po natin ang maalon na karagatan. And as of 5 in the afternoon, ay wala pa naman tayong nakataas na gale warning or banta sa matataas na mga alon. However, nasa 4 na metro na po, no, dahil nandun lamang sa may area ng Silangan ng Cagayan Valley itong bagyo, ay tumataas din po yung mga pag-alon sa may areas ng Cagayan Valley. So hanggang 4 na metro or higit na sa isang palapag ng gusali ang taas ng mga alon dito po sa may Batanes, Babuyan Islands, kabilang na dyan ng mainland Cagayan at magi dito sa may baybay ng Isabela and Aurora. All the way dito sa may Bicol Region, possible po ang 2 hanggang 4 na metro. Sa kabilang banda, dito sa West Philippine Sea, dito sa may Sulusi, kabilang ng Western Visayas, at hanggang dito sa may ilalim po ng Quezon Province, sa may Tayabas Bay, Marinduque, Romblon, at even yung kaliwang side po ng Bicol Region, possible din po yung tatlo't kalahating taas, metrong taas sa mga pag-alon, epekto rin ng southwest monsoon, habang natitirang baybayin po ng Visayas plus Mindanao, hanggang 2 metrong taas ng alon, lalo na kapag patuloy po yung mga pag-uulan at thunderstorms. Inuulit natin, fino-forecast po natin sa susunod na 24 oras ay hilagang kanluran ng direksyon nitong si Bagyong Karina. And then afterwards, pagsapit po ng Wednesday, unti-unting kikilos ito pahilagang kanluran hanggang sa makarating po sa may kapuluan po ng Ryukyu plus Northern Taiwan at lalabas nga ng Philippine Area of Responsibility sa Thursday ng umaga.
Nananatiling malayo itong si Karina sa ating kalupaan, so mababa lamang ang chance na ito'y tatama directly doon sa ating kalupaan, and even yung ating cone of probability malayo din sa ating landmass. At lalabas nga ng PAR sa Thursday early morning, in terms of intensity, lalakas pa naman po siya knowing na ito'y nasa may karagatan pa rin na mainit, pero mababa pa rin yung chance na ito'y maging isang super typhoon, maaring maging isang strong typhoon po ito sa loob ng dalawang araw. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng PAGASA. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.